Hello. Bigay ko lang yung tatlong way kung paano makakatawid dito sa Dubai or makapag-cross country yung mga gustong tumawid dito. Unang-una is sarili niyong gastos. Syempre, alam naman natin na talaga namang magastos. Ikalawa is buy a company ka. Ikatlo is agency ka. Yun nga yung agent, na agent ka tapos dadaling ka sa agency. Itakal ko lang yung purse, which is sarili mong gastos. Kung magmumula ka sa Pilipinas, tapos kung wala kang kamag-anak, nanay, kapatid, asawa, na ang minimum ay sahod na 10,000 dirham dito, hindi sila makakapag-invite. Hindi ka nila madadala dito. Kasi kailangan yun yung minimum na sahod. Kalimitan nga kahit ganun yung minimum na sahod, kumpleto yung requirements, pagdating sa immigration sa Pilipinas is na-upload. Kasi alam naman natin na napakahigpit ng immigration sa atin gawa ng alam nila na pag nag-tourist dito, hindi na nauwi, nakakahanap na ng trabaho. Tapos, yung second way naman, kung sarili mong gastos, ang gawin nyo, kagaya ng ginawa ko, pumunta kayo sa ibang bansa na hindi na kailangan ng visa. Yung mga Asia, Asian country na hindi na natin kakailangan ng visa, like Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, yung mga ganyang bansa. Bibili lang naman kayo ng ticket, magbubook kayo ng hotel nyo, natitigilan nyo dun sa bansang pupuntahan nyo. Tapos, magbook kayo ng dummy ticket, bumili kayo ng dummy ticket na pabalik ng Pilipinas. Kung mag-stay kayo dito, ng, for example, punta kayo ng Singapore, mag-stay kayo ng 1 week. Kailangan, syempre, complete requirements. Pag chinek sa immigration, may ticket kayo, papunta ng Singapore, may hotel kayong titigilan doon, at saka meron kayong dummy ticket pabalik ng Pilipinas. Hindi naman kailangan ng show money pag sa immigration ng sa Singapore, pag pupunta kayo ng Singapore, hindi naman kakailangan ng show money kasi ako hindi ako inanapan. Pero number one tip, kailangan huwag kayong masyadong maraming bagahe. Huwag OA sa bagahe. Kasi chinecheck nila yan, nakikita nila sa ticket kung ilang bagahe yung meron kayo. Ako noon, isang backpack lang talaga yung dinala ko. Kasi dito mura naman yung mga bilihin na yung mga mag-ukay-ukay kan lang pwede na yun. Huwag kayong OA sa bagahe kasi pag OA sa bagahe, tourist ka lang tapos ganun yung bagahe mo. So ang tendency is upload ka. A to A, kumbaga, hindi ka na makakalusot. Or makalusot ka man sa immigration ng Pilipinas pagdating sa Singapore, hindi ka nila papapasukin din. A to A, ibabalik ka rin nila sa Pilipinas. Tapos, pag nandun na kayo sa bansang Asia or walang visa, nung ako kasi tumawid ako ng, from Singapore, tumawid ako ng Malaysia. Tapos, nag-contact ako ng isang travel agency kung paano yung way papunta rito sa Dubai. Yung tourist visa, plane ticket, kung ano yung proseso, kung magkano yung possible kung magagastos. Ang binigay sa akin computation nun is 65 to 68,000 pesos. Kasi nung time na yon, ang visa pa nun per 3 months is 1,200 dirham lang, pero ngayon kasi tumaas na. 2-3 na yung magiging visa. Tumaas na yung visa dito. Tapos, pagdating nyo doon, pag nakapag-book na kayo, ipoprovide naman lahat yung kailangan eh. Tapos, pag kasi nasa ibang country ka, basta hindi ka Pilipinas magmumula, hindi ka na ma-upload. Ang kakabahan ka na lang, makakalusot ka, makakarating ka ng Dubai, ang kakabahan ka na lang yung nasa immigration ka dito sa Dubai. Kasi nung ako, napakadaming na-upload, hindi nakalusot. Hindi ko alam kung anong naging ano nila, pero hindi sila nakalusot. Basta number one, pag nasa immigration kayo, kung ano lang yung tanong, yun lang yung sagutin nyo. Huwag na kayo masyadong maraming chika. Yun lang. Kasi dun madalas na o-upload kapag medyo machika ka or kita nila nakabado ka. Yun yung pwedeng maging gastos kapag tatawid ka ng dito sa Dubai ng sarili mong gastos. Pero syempre, from Philippines, magbubuka ng ticket. Kung halimbawa, Malaysia to Singapore, Indonesia, 7,000 to 8,000 lang naman ang plane ticket dyan. Minsan nga, may mas mababa pa. Basta huwag kayong magmumula sa Pilipinas kung gusto yung tumawid dito para safe, para hindi kayo ma-upload. Tapos, pagdating nyo ng airport dito, halimbawa, nakalusot na kayo dito sa Dubai, pagdating nyo ng airport, syempre, magta-taxi kayo. Hanggat maaari, kailangan may contact kayo.
pang bed space ko. Pero kung wala kayong contact, sumugal lang talaga kayo. Pagdating nyo naman ng airport, maraming Pilipina dun eh. Pero tip, puntahan nyo pag nandito na kayo, Satwa. Kasi Satwa, parang Pilipinas, parang Baclaran, Divisoria. Pagpunta mo doon, napakadaming Pilipina. Magtanong lang kayo, saan kaya may bed space dito? Ang kunin nyo na lang bed space, yung double deck, sa taas na lang kayo para 400. 350 to 400 yata, pag ganun. Marami naman Pilipina na mapapagtatanungan. Basta, wag lang basta-basta magtitiwala. Ang passport, wag ibibigay. Kasi sa inyo yan, yan ang kadalasang nagiging problema dito. Pag nakuha yung passport, pinatutubos pa ng kapwa Pinay. Tapos, pag nandun na kayo at nakapag-bed space na kayo, pwede na kayo maghanap ng trabaho. Kaya lang, syempre, kailangan may budget ka, pambayad sa bed space, pangkain, pambayad, pambili ng personal needs mo, pang-transportation mo pag-apply. Yun yung first way. Kung gusto mo ng sarili mong gastos. 65 to 68 ang magagastos mo kung manggagaling ka ng Malaysia. So, 100, ganyan. Kung manggagaling ka ng Philippines kasi tatawid ka pa ng ibang Asian country na hindi nakakailanganin ng visa. Yung ikalawa namang way, which is company, same pa rin. Kung saang bansa ka, basta wag lang sa Pilipinas magmumula. Kahit saang bansa ka, kung nagtatrabaho kayo sa Qatar, Saudi, Dubai, kung kahit saang bansa, wag lang sa Pilipinas. Kasi yung company yon, pwede nyo siyang gawing first step para lang makarating dito. Kasi sila yung sasagot ng tourist visa tsaka plane ticket nyo. Tapos, from airport to taxi, magta-taxi kayo, papunta sa location nila, sila na rin yung sasagot sa pagbabayad. Tapos accommodation, hindi ka na rin mamumblema. Yun nga lang, syempre, company, magtatrabaho ka sa kanila. Tapos, 15 to 21 days yung pagpaprocess ng visa nila. Pagkatapos ng pagpaprocess ng visa nila, tsaka kanila imamarket or hahanapan ng kliyente. Ang kagandahan lang pag kumpanya is yung visa mo is under ng company. So, meaning, kung mapupunta ka kahit kaninong kliyente, yung kliyente mo, hindi kanila kakapitan kasi under ka ng aid ng company yung visa mo. Pag pinadala ka ng company sa kliyente mo, before ka magpunta ron, aalamin mo na ano po yung start ng work ko. Ano po yung work ko, yung halimbawa, mag-a-assist ka sa baby, maglilinis ka ng bahay. Sasabihin naman sa'yo, halimbawa, start ka ng 8 a.m. hanggang 9 p.m. Tapos may 1 hour break ka each morning, afternoon, tsaka sa hapon. Meron kang break. Tapos, yung magiging sahod mo is 2,000, pero yung nag-asa sa'yo ng company is a salary deduct yun for 5 months, 2,100 dirham. Kung sa pera natin ay nasa 35 to 38,000 pesos. Yung mga wala lang namang pang sariling gastos, pwede nyong gawing first step yung etong company to. Tapos, kung nandito na kayo sa Dubai, for example, hindi nyo nagustuhan yung way ng rules nila or hindi kayong komportable, gusto nyo na mag-resign, pwede kayong magpa-cancel or pwede kayong i-cancel ng company pag hindi na kayo, halimbawa, may nagawa kayong hindi maganda. Ang kagandahan lang, nandito ka na sa Dubai. Tapos, kapag kinansel ang working visa mo ng 2 years, meron kang grace period na 2 months. So, hindi mo agad kailangan bumili ng visa. Yung 2 months na yon, siguro naman mahaba na yung panahon para makahanap ka ng panibago mong trabaho or panibago mong employer. Pero syempre, pag nandito ka, talagang number 1, kailangan may pera ka. Kahit company ang kumuha sa'yo, kailangan may pera ka para in case kahit na anong mangyari, kung i-cancel ka ng company ng biglaan or magpa-cancel ka, meron kang pangsimula. May pan-taxi ka papunta ng Satwa para makapag-rent ka ng bed space. Satwa talaga kasi Satwa yung maraming Pilipina at saka dun yung mga mura yung mga bed space at saka maraming pwedeng applyan dun. Siyempre yun, kailangan pera talaga. Tapos, meron namang pangalawang company na kung makancel kayo sa unang company, pwede nyong applyan
sila rin yung magpapoprovide ng sarili niyong visa. Sila yung magpoprovide ng visa for 2 years, free accommodation din. Ang kagandahan lang dito is yung may-ari European. Pwede kang mamili kung stay in or stay out ka. Bago lang yung company eh. Kayo na lang yung, bibigay ko sa inyo yung mga name ng company via PM na lang sa Mami Jonet page ko. Yun yung mga pwede nyo maging way. Kasi, or pwede rin kayong, since nandito kayo sa Dubai, may isang site akong nag-sign up ako. Pinili kong sahod, sinubukan ko lang naman. Pinili kong sahod, 3,200 pataas. Yun, puro kliyente na. Puro kliyente na yung kumontak sa akin. Napakadaming kliyente na ang, sila na yung mismo yung, kasi check nila yung profile mo doon, gagawa ka ng personal video mo, based sa experience mo. Siyempre, kailangan gandahan nyo yung paggagawa ng video. Sila na yung kukontak sa inyo. Napakadami. Kayo naman yung mamimili ngayon. Kung kanino kayo komportable, kung sino yung mas maganda ang offer. Pero kasi ako, nandito pa ako sa company, dapat kasi magre-resign ako, kaya lang inisip ko, ayokong magpabisa under ng employer kasi pag naisipan kong umuwi, kasi hindi ko rin planong magtrabaho ng matagal gawa ng may dalawa pa akong maliit. Kaya nag-stick ako dito sa company para next year, pag naisipan kong umuwi, magre-resign lang ako, tapos sabihin ko, gusto ko na umuwi sa Pilipinas, anytime, makaka-uwi ako, kasi yung visa ko is under ng company. Hindi kagaya ng under ng employer, kailangan mo tapusin yung visa mo bago ka matapos or bago umuwi. Pero ngayon, pag sarili mong kliyente, gusto ko kasi 6 months lang eh. 6 months lang ibibigay sa akin visa kasi ayoko nga mag-stay ng matagal. Or pwede rin 1 year, ganyan. Basta nasa sa inyo na. Bibigay ko sa inyo yung name ng mga company tsaka yung site na pinag-sign upan ko. Personal experience ko lang to ha, yung ibinibigay ko sa inyong idea. Ito yung naranasan ko kung paano yung naging pamumuhay ko dito na hindi naman ako minalas. Kumbaga masaya ako, sinuwerte naman. First timer lang kasi ako eh. Sumugal lang. Tapos, yung ikatlo namang option nyo, yun nga, yung via agent. Yung mga agent na nag-aalok ng cash assistant, 20 to 70,000. Dapat, dyan din ako mapupunta noon. Kasi nga, ayokong gumastos dapat. Kaya lang, nagbasa ako, naisip ko, lahat ng minalas, is galing sa kanila. Kasi nung nandito na ako, napatunayan ko, totoo pala. Pagdating mo pa lang sa airport, kukunin yung passport mo. Dadaling ka sa agency. Tapos, ibebenta ka nila sa mga employer. Eh, kalimitang nabili na employer is local talaga. Kasi sila lang naman yung may kakayahang bumili gawa ng masyadong mahal. Kaya lang, pag napunta ka sa local, 1.7 to 1.8 yung sahod, minsan 1.5 pa nga, walang off, or may off man isang beses sa isang buwan. Yung isang ang nag-post, 1.5 na nga lang yung sahod, hindi pa libre wifi, hindi libre pagkain, hindi libre personal needs, ano pa nga namang matitira sa sahod niya. Kaya ako, hindi ako nag-agency or agent, kasi kalimitan na nang napahamak galing sa kanila. Napakadaming nagsisi, nag-cross-country, dahil sabi nga nila, mas mahirap pala dito, mas malupit pala dito sa Dubai. Yung mga galing ng Saudi, nagulat sila. Kasi nga, nag-agent at agency sila. Tumanggap sila ng cash assistant siguro. Kaya ang napuntahan nila is yung mga worst na lugar dito. Yung mga amo na napakahigpit, hindi nagpapalabas. Kaya kung ako sa inyo at gusto nyo mag-cross country, kung may pera rin lang naman kayo, magsarili kayong punta. Punta kayo ng bansa kung saan bansa na hindi na kailangan ng visa. Pagdating doon na kayo magpa-process sa travel agency ng papunta rito. Plane ticket papunta rito. Dummy ticket kunyari pabalik ng Pilipinas. At saka tourist visa. Yun lang naman yung kailangan. Basta kailangan may pera lang. Yung ikalawa naman is mag-company kayo. Yung company yun is gamitin nyo lang para makapunta lang kayo dito. Tapos pag nandito na kayo, alam nyo na yung kalakaran, natutunan nyo na lahat, may alam na kayong pwedeng applyan, pa-cancel na kayo. Tapos mag-apply na kayo ng sarili nyo, at least nandito na kayo. Hindi kayo gumastos ng ganung kalaki. Which is may salary deduction, bumayad kayo, okay lang yun kasi safe naman kayo nakapunta rito. Kumbaga, secure ka. Nasunod lahat ng karapatan mo, sumunod sa rules, hindi ka napahamak, hindi ka binenta,
Anytime na gusto mong lumabas or mag-resign sa company, pwede. Tapos, tip ko lang din yung mga gusto magtrabaho sa labas kasi ang dami gusto magtrabaho sa labas. Ako dapat kasi talaga magtatrabaho din sa labas. Waitress kasi dito 1,800 to 2,500. Swertihan pa 3,000. Kaso babayad ako ng sarili kong bahay, na bed space ko, pagkain ko, personal needs ko, transportation ko papunta sa trabaho ko. Kalimitan ang lalayo pa, mga Jumeirah Beach. Eh wala namang mga bed space na talagang dun lang yung lokasyon. Kaya sabi ko, hindi praktikal magtrabaho. Para sa akin lang naman ako. Kasi ang laki ng naging tipid ko nung nandito ako. Lahat ng personal needs ko, nakakaipon pa nga ako. Ultimo shampoo, deodorant, petroleum jelly, lahat binibigay, toothpaste, toothbrush. Kumbaga wala akong ginagastos yung sweldo ko is yun na yung sahod ko. Nasa sa akin na lang kung paano ko didiskartehan kasi nga weekly yung off ko. Pero kahit weekly yung off ko, hindi ako nalabas ng malayo weekly kasi sayang yung transport, yung pamasahe. Kagaya ngayon, nandito lang ako sa park. Lakad-lakad lang. Once a month lang ako nalabas ng malayo kapag talagang sahod. Kaya yung mga gustong tumawid dito, tatlo yung option na binigay ko, which is magsasarili kayo ng gastos. Siguro kung galing kayo ng Pilipinas, since tatawid kayo sa ibang country pa, nasa 100,000. Pag Malaysia kayo magmumula, 65 to 68,000. Tapos kapag naman company kayo, sasagutin nila lahat-lahat yung gastos, isa salary deduct sa inyo, pero secure kayo kasi yung visa nyo is under ng company. At anytime, pwede kayo magpa-cancel. Pag ayaw nyo na, magpa-cancel lang kayo. Ikatlo is by agency, na may agent nga kayo. Yun nga lang, 2 years visa kayo under ng employer. Pag minalas kayo, tiis na lang. Basta yun lang po yung tatlo kong maipapayo kung paano kayo makatawid dito. Yun ay personal experience ko. Sa experience ko, ngayon nasa company ako, okay naman ako. Sinubukan ko lang yung mga site na nakikita ko, yung nga yung isa kong nakita. Sinubukan ko lang mag-sign up. Nakakatuwa lang kasi totoo pala. Napakadaming kliyenteng tumawag sa akin na ang pinili ko pang sahod is yung pinakamalaki. 3,000 to 200 to up. Kasi pagdating mo doon, i-interviewin ka ng kliyente. 3,000 to 200 to up yung pinili mo. So ang i-demand mo na is, nandito ka na eh. Ang i-demand mo na is, halimbawa, 3,500 po, kaya 3,800 po yung gusto mong sahod. Tapos yearly, nasa rules yun, yearly, may bakasyon ka, tapos yung 1 month na sweldo mo na nasa bakasyon ka, ibibigay pa rin nila yon. Tapos makakabalik ka pa rin dito. Para sa mga gusto ng matagalang pag-abroad, kasi ako hindi ko naman planong mag-abroad ng matagal, kaya eto, nandito ako, okay naman yung kliyente ko, napakabait. Dalawa pa kaming Pinay, kaya wala pa akong planong mag-resign sa company para next year, pag naisipan kong umuwi, anytime makaka-uwi ako. Disclaimer po, ito po ay sarili ko lang pong karanasan. Ishinare ko lang kung ano yung ginawa ko para maiwasan na po yung pagtitiwala sa mga agent at agency. Kasi yan sila, talaga naman pong pinagkakakitaan lang. Ibinebenta lang. Kaya marami napapahamak dahil dyan sa kanila eh. Kasi wala yan silang pakialam. Ang iniintindi nila yung kikitain nila. Yun ang totoo. Kaya kahit magalit po yung mga agent or agency dito, yun ang totoong ginagawa nyo. Okay sana kung tutulungan nyo kapag minalas eh. Yung isa nga, kagaya nga na sinabi ko, yung isa kong kaibigan na naging kaibigan ko sa Bilya, kinagat ng aso. Nilagnat siya. Ngayon, 2 months mahigit na. Hindi siya kinuha ng agency, hindi siya pinaturukan. Yung employer niya, dead ma. Kasi ang katwiran ng employer niya, binili na kita, pag-aari na kita. Sa loob ng 2 taon, dito ka sa akin mag-i-stay. Kung ano yung gusto kong trabaho, trabahuhin mo. Ganon, pag binibili ka ng galing sa agency, kaya ayoko mag-agency. Kaya mas okay pa rin na kung wala naman kayong pera, pansimula, mag-company na lang kayo. Gawin nyo lang siyang first step kung hindi nyo magustuhan yung proseso or rules ng company. Halimbawa, ay ang pangit pala nitong company to. At least nandito na kayo sa Dubai. Basta pagtatawid kayo dito, make sure lang kahit konti, hindi naman kailangan na malaking halaga. Kahit konti, meron kayong, halimbawa, 1,000 dirham, meron kayo para at least meron. Pero yung pera nyong yon, tago nyo lang. Meron lang kayong pansimula, pang bed space nyo, in case na magka problema kayo sa company.
Pero ang importante, nadala na kayo dito. Nandito na kayo sa Dubai. Kasi pag nandito na kayo, marami na naman kayong pwedeng applyan. Basta wag lang kayong maarte. Kasi ako, mas naging okay ako sa stay-in. Kasi nga, yung sweldo ko is buo. Wala akong kailangan bili na ano. Kumbaga, bumibili man kami nung kasama ko is yung mga personal lang na trip namin pagkain. Diba, gusto namin mag-fruit salad. Yung mga ganun. Gusto namin mag-sinokmani. Gusto namin mag-bilo-bilo. Yung mga ganun lang. Yung mga daily needs is hindi na kailangan or hindi na kailangan ibawas pa sa sweldo. Tapos kung may tanong po kayo regarding doon sa dalawang company tsaka doon sa isang site na nag-sign up ako, sinubukan ko para rektang mga employer yung kukontakt sa inyo, i-message nyo lang po ako sa Mami Jonet. Same name po dito sa YouTube account ko. Ibibigay ko po sa inyo. Pasensya na po kayo, hindi ko po siya pwedeng sabihin dito kasi po para maiwasan yung promotion. Promotion ta para willing po akong tumulong, wala naman po akong mahihita or hindi po ako magkakapera sa inyo. Para lang po ito ay gabay. Gabay, personal experience ko lang po, naranasan ko, gusto ko lang i-share sa inyo since nababasa ko, ang daming gustong tumawid dito na matatapos na yung contract sa iba-ibang bansa, Saudi, Qatar, Oman. Yun ay personal experience ko lang. Kumbaga, matalino sila, mas magtalino po tayo. Pagkakaperahan nila tayo, gawin din natin yun sa kanila. Kumbaga, gamitin natin yung kaysa ibenta tayo ng agency na wala tayong kalayaan, mag-company ka na lang na may kalayaan ka anytime nakakalabas ka, makakapagpa-cancel ka, sumusunod pa sa rules, or much better, magsariling gastos kayo kung meron rin lang naman kayong gagastosin. Lalo yung mga manggagaling sa Pilipinas, may sarili, may pera naman kayong panggastos. Pagsarili na lang kayo, nasa 100,000 yung pwede nyong magastos. Tapos magdala na lang din kayo ng extra money nyo, pocket money nyo, para pang simula nyo rito pag mag-a-apply kayo. Yun lang po. Ito po ay personal experience ko lang. Gusto ko lang i-share. Nandito lang ako sa park. Malapit. Ayan o, ang lalaki ng bahay. Ay, dagdag ko lang din pala. Kasi naranasan ko magtrabaho sa maliit or flat lang na bahay. Mas gusto ko magtrabaho pala sa ganyang kalalaki. Nung unang punta ko dito, natakot ako. Sabi ko, ang laki ng bahay. Sabi ko sa taxi driver, ayokong dumaretso dito. Hindi ko to kaya. Sabi sa akin ng taxi driver, subukan mo lang, sigurado may kasama ka dyan. Yun nga, yung nakasama ko si Ate Edna. Mas okay palang magtrabaho kapag malaki ang bahay. Bakit? Number one, makikipagtago-tagoan ka sa mga boss nyo. Kasi hindi kayo magkikita-kita sa sobrang laki. Kapag kailangan ka nila, tatawagan ka nila via cellphone. Bihira kayo magkasalubong sa isang lugar. Yun lang, pag magluluto kayo, nasa kusina kayo, pero madalas iniiwan nila kayo. Pero pag sa plat, naranasan ko sa plat, Diyos ko, kwarto ko, paglabas ko ng kwarto ko, kita ko na agad sila, kita na agad nila ako. Kumbaga hindi, maliit yung linisen. Kaya lang yung freedom, hindi kagaya dito. Sa ganyang kalaking bahay, pag ako'y medyo pagod na at gusto ko na mag-yosi, pundala ko ng kwarto namin, CR. Yun. Yun lang. Share ko lang. Basta, yung mga gusto mag-cross country, tatlong option yung binigay ko. Tapos yung name ng company na pwede nyong gamitin, makatawid lang kayo dito. Tsaka yung isa pang company na European nga yung may-ari, pwede kayo mag-stay in, pwede kayo mag-stay out. Kumbaga, yun lang yung mga option pag nandito na kayo. Ang importante, makarating kayo dito nang hindi kayo gumamit ng agency or hindi kayo gumamit ng agent. Para at least, malaya kayo. Kagaya ko. Ang saya lang. Yun lang, thank you! Ingat po, wag na po kayong mag-agent at wag na kayong mag-agency. Thank you!